Dating ahente lang sa Divisoria, ngayon milyonaryo na. Paano nangyari yun? You got to watch this episode. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang world coach. Sino sa inyo may mga junakis dyan, may mga anak? Oh, ito naman sa totoo lang ha. Sa panahon ngayon, napakahirap po utusan ng ating mga anak. Agree o disagree? Utusan mo lang, sagot sa'yo. Wait, sandali lang po. Ito lang po ah. Minsan, sa totoo lang, yung mga anak natin na nagkakaroon po ng tinatawag na feeling privilege and have a sense of entitlement. Agree o disagree? Kaya nga alam mo, minsan nagkakaroon din po tayo ng problema pagdating doon eh. Kasi nga, ito lang po ah. Sino sa inyo na manata sa inyong sarili at sinabi nyo nung dumadaan kayo sa hirap, pag ako nagkaanak, hindi ko pa dadaanin sa hirap kung ano man ang dinanas ko? Sino sa inyo nagsabi nun? Type me sa comment section. Okay, magsisi na po tayo. Bakit po? The reason why na naging masinop tayo, marunong tayo sa buhay, marunong tayo lumaban sa buhay dahil po ay tayo ay nanggaling sa wala. Agree? Ngayon, sasabihin mo kung anong gusto ng anak mo, ibibigay mo lahat. That's the reason why we're raising a generation right now na medyo talagang no offense, man. Ang laki talaga ng problema. Pero meron akong ipapakita po sa inyo na in-interview ko isang tao na is super rich and super successful. Siya pwede nating ihambing ng Alibaba ng Pilipinas or Jack Ma of the Philippines dahil sa laki ng kanyang negosyo dito sa Pilipinas sa e-commerce. Ano kaya ang mahalagang aral ang natutunan niya nung siya ay bata pa sa kanyang ama? And let us watch this. Remember, this was an event sa buhay ko. I think first time ko i-share dito. Wow. Sunday siya. Okay. Pinapunta ako ng Divisoria ng tatay ko. Okay. Sa sobrang pikon ko, sabi ko, Linggo, papunta mo ng Divisoria para magbantay ng tindahan. Sa Lasal mo pa ako pinaaral para mag-Divisoria lang. Ah, so yun yung sumbat ko pa sa tatay ko noong time na yun, sa sobrang galit. So, ano ka na? Almost 20s ka na during that time? Well, that story resonate in me because parang, ano siya eh, parang challenge sa akin na parang, ano ba to? Pinaaral mo na ako sa magandang swelahan, papamuntay mo lang akong Divisoria. Bantay tindahan. Diba? Parang magbantay tindahan. No? But, you know, after I graduate, I still went back to Divisoria naman eh. And become an entrepreneur talaga, help out the family business. But during that time, sometimes you get this kind of a mindset na parang entitled ka na, oh, maganda na eskwela ko, dapat di na ako nagdi-Divisoria. Mm. Ayan, no? So sa akin, I think walang work that is beneath us. Work is work. Whatever role binigay sa atin, I think we need to be faithful on that role. And the Lord will be the one to bless us. Grabe naman talaga. Oh, grabe, 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 grabe. Alam mo, ano siya, revealing siya, no? Na ano kaya ang pwede nating matutunan sa ganitong klaseng mindset, no? Kung bakit tinetrain na mga ama, lalo na yung mga Filipino-Chinese, yung mga anak nila na pumasok sa trabaho, hindi dahil kailangan nila kumita. Because it teach them the spirit of humility and work ethic. Always remember that. Di ba yung pagka nagtatrabaho ka, di ba? Yung nautusan ka, parang nawawala yung pagka ano mo, pagka social mo. Di ba? That's the reason why, ito importante to, no? Yung mga anak nyo, eh syempre, ngayon, magiginhawa ng buhay. Di ba? Hindi naman pwede natin dalhin sa dati. Turuan nyo lang, simple chores, setting up the table, feeding up mga alagang aso, mga wiwi, mga pupo, di ba? Mag-ayos ng kama, hugas ng pinggan pagkatapos kumain, hindi lang ibibigay sa katulog. Yung mga maliliit po ng mga bagay na yun, maybe maliit po siya, pero it teaches them the value of hard work. Kaya nga ito sa atin, iba-iba tayong mga magulang. Ako hindi ako nagbibigay ng allowance sa mga anak namin pera. Ang binibigay ko talaga, sinasabi ko, kung gusto mo ng pera, I give them food and everything, pero kung gusto mo ng pera, you work for it. So they do chores when they were young. They massage me. Ngayon, nagpapakaalipin sila para mabayaran sila. Why? Because I want to teach them the value of hard work. That's lesson number one na natutunan ko dito. Number two, importante rin yung family responsibility and support. Tingnan nyo. Yung responsibility na dapat meron kang participation sa pamilya. Hindi dapat humihingi ka lang, binibigay sa'yo. Kaya nga ano yung mga responsibility na pwede mong gawin bilang panganay. Di ba siya mag-aalaga ng mga kapatid niya or let's say siya yung mag-take care, di ba? Or titingin. Diba? O magiging magandang halimbawa. At ikaw yung bilang bunso, diba? Kailangan naman. Siyempre, marunong ka rumispeto ng mga matatanda sa'yo.
Kaya nga, it's very important you should discuss in the family kung paano kayo magkakatulungan. Di ba? Para hindi kayo magkawatak-watak. At ang pangatlo na napakaganda na na-instill ng tatay ni Steve sa kanya habang bata pa, yung the spirit of entrepreneurship. Bata pa, in-expose na talaga sa pagbebenta, sa pagnenegosyo. That's the reason why naintindihan niya mag-business. Kaya nga, ang laki ng negosyo niya ngayon. Grabe. Nakita ko yung opisina niya, sabi ko, namangha talaga ako. I believe yung binibenta niya worth billions every single year. How can you run a billion peso business if you don't know how to start your own? That's the reason why I want to encourage you. Mga nanay dyan, yung mga anak nyo, turuan nyo magbenta ng ice candy, pagkain, cookies, para hindi kumita, para matuto. Para malaman kung ano po ang feeling ng isang nagbebenta at isang negosyante. Diba? Grabe po talaga. Naalala ko tuloy nung ako ay nagbebenta ng toilet paper, pants, shoes, and shirt. Kung paano ako talagang yumaman at guminhawang buhay ko, it's because of those small things na nabinenta ko nung bata ako. And last but not the least, I do believe, kung ano po ang leksyon na tututunan po ni Steve from, oy, Linggo na, pumasok ka pa. Kaya nga, lokohan ko nga eh. Kung ang mga world leaders talaga, yung mga negosyante na may mga tindahan, walang gera. Bakit? Kasi, ikaw, invade ka dito, invade ka dito, invade ka dito. Sabi ng negosyante, sandali, sino bantay tindahan? Wala bantay tindahan, balik kayo, world peace na lang. Alam mo yung pagbabantay tindahan at pagpapasok na naging pag-uugali na po na ng mga Filipino-Chinese, lalo pag summer, pinapasok po kami. Why? Because they're teaching us the value of hard work. Kaya nga, yung effort ba when you do everything? Iba eh, pag pinagpaguran mo, sumusweldo ka, pinagpaguran mo, kinikita mo. Alam mo, ang mangyayari niyan, yung parang ma-appreciate niya yung pera na kinikita na hindi sila magiging waldas. Kasi pag hinihingi lang yung pera, alam mo, wala eh, walang halaga eh. Pero pag pinaghirapan nila yung pera, pinag-ipunan nila yung pera, iba po. Kaya I just want to encourage you na wag, na wag, na wag po sana kung ano po ang ihinihingi ng mga anak nyo, ibibigay nyo. Bakit? When you teach your children the way when they were young, they will never forget it when they grow old. Kaya nga, I hope itong episode na ito para sa mga magulang, gumising tayo sa katotohanan na hindi lahat ng gusto ng ating anak ipagkakaloob po natin. Bakit? Imbis na nakakabuti po sa kanila, in the near future, we are destroying their future. Kaya kung gusto nyo mapanood pa yung buong episode ni kay Steve C, naku, panoorin nyo na lang, ilalagay ko na lang yung link sa comment section para mapanood nyo. Talagang magbabago ang buhay ninyo kung napanood nyo yung buong episode. At masabi mong napakagaling ng kanyang magulang at napakagaling niyang tao. Sana nakatulong tong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.